Yun, mga idol, KGX, kumusta kayong lahat? At pag-usapan lang natin tong Ocean Gate, no? So, ano lang to, no? Itong review natin dito. Ano ba yung kumbaga parang kwento natin, yung parang yung malagim na pangyayari dito sa Ocean Gate, no? Kung titingnan natin, sino ba yung mga sakay nito, no? So, ito si Stockton Rush. Ito yung founder and CEO at yung pilot mismo, no? Nung mismong submersible. Tapos si Hamish Harding, ito yung businessman na 58 years old na British aviation businessman. Tapos sabay si Paul Henry, yung mismong commander ng Navy. Oh, so yun nga. Tapos sabay yung mag-ama, mga idol. So ito yung gusto kong i-topic dito, yung mag-ama, no. Naalala ko kasi yung ano, panahon ni Kobe Bryant, 'di ba? Nung nasa helicopter siya, kasama niya si Gigi, and then nag-crash yung helicopter, 'di ba? Sabi dun sa news, 'di ba? Para sa isang ama, 'di ba? Ang sakit talaga mawalan ng anak, 'di ba? So, sabi nga nila, paano naman nalaman ni Kobe Bryant na mawawalan siya ng anak, 'no? Doon pa lang sa taas ng helicopter, 'no. At syempre nagme-mayday na sila, 'no. At babaksak ng helicopter. Hawak-hawak ni Kobe yung anak niya. And then syempre yung damdamin niya bilang isang ama na hindi niya mapagtanggol, 'no, o hindi niya mismo maligtas yung sarili niyang anak doon sa ongoing na pagbaksak ng helicopter, doon pa lang, no, napakasakit na noon. Mas masakit pa yon doon sa nangyaring pagkamatay niya, 'di ba? So ganun yon bilang isang ama, mga idol, no. Parang ito, mga idol, kung titingnan niyo, mga idol, no, napakasakit nung nangyari, no. Napakasakit yung nangyari na bilang sa kanya, kasama niya yung anak niya doon, nandoon sila sa, imagine niyo, ha, sa isang maliit na capsule, no. Lima lang kayong nandoon. Tapos, nasa ilalim kayo ng tubig, no? Kung sabihin na natin 9,000 feet, 10,000 feet, or 13,000 feet mismo na sa Titanic na kayo, o 12, or wala pa kayo sa Titanic, no? And then, nagkaroon ng nawalan ng communication dahil nga electronics yun nangyari. So, electronics, may battery yan. Tapos, sabay, kung makikita nyo, yung controller nila is parang PlayStation controller lang, no? Tapos, sabay, syempre, kung titingnan natin, nandoon lang sila sa isang maliit na capsule, tapos makikita nila nagkaroon ng malfunction, 'di ba? So kung mapapansin nyo, bilang isang ama, makikita niyo yung anak niya nandoon. Hindi natin alam kung ano yung naging reaction yung anak niya. So pwedeng nagpanic yung anak niya, tapos yung tata, yung mismong ama. So hindi niya alam kung paano niya rin ililigtas yung kanyang anak, 'di ba? Sa ganung klaseng trahedya, 'di ba? So parang nangyari yung kay Kobe Bryant dito sa tatay na to, no, sa mag-amang to, mga idol, no? Kasi kasama niya yung anak niya, tapos sabay nandoon siya. Nandoon siguro yung mga time na sinisisi niya yung sarili niya, bakit sinama ko pa yung anak ko dito sa expedition na to, 'di ba? Tapos kung makikita niyo kung ano yung feeling nila sa loob ng maliit na capsule, parang nandoon kayo sa isang drum, no? Tapos bigla kayong binato sa ilalim sa tubig. 'Di ba? Ano yung maiisip niyo doon, yung sikip, yung suffocation, 'di ba? Alam niyo 'yun? No, yung pakiramdam na parang hindi ka makaalis doon sa isang lugar, no? Parang tapos syempre minsan na ano mo ni init or lamig, 'di ba? So napakahirap ng sitwasyon, no, ng isang ama doon para sa akin talaga. Solid, nakakalungkot, no. Nakakalungkot yung nangyari sa kanila, no. Sila lang yung gusto ko talagang i-topic kasi nga parang ano, magkalapit sa nangyari kay Kobe Bryant, no. So si Kobe Bryant, ano, helicopter sila naman is submarine, a submersible, no, yung mismong parang submarine na rin, na pero maliit, no. So yun, nakakalungkot lang kasi yung mismong damdamin ng isang ama, yung mismong inaano natin dito, mga idol, no. And then kung mapapansin natin, ayan, no, kung makikita ninyo ay CBK News, eto yun, no, sabi nga nila na nakita na daw, no, yung mismong ayan, day 1, bottom, this is how it was found. No, Ocean Gate, eto na daw sila. No. Ang nagpicture nito, I think yung pinaka parang robotic, no? Robotic na kino-control nila. And then ayan daw yung mga makikita mo, no, sa Titanic, ay sa ano, no, sa 11, sa 13,000 feet, makikita nyo gaano kalalim 'yan, mga idol. Tapos ayan, yun lang yung napansin natin dito. And then kung titingnan naman natin dito, no, si James Cameron and si Mr. Beast, grabe, no. So muntik na si idol, no, muntik na si Mr. Beast talaga,
No, ako, fan ako ni Mr. Beast, no? Mga pamangkin ko, pinapanood lagi ito eh. Tapos talagang grabe ang mga views nito sa YouTube channel, no? Nasa 2 weeks pa lang nito, 128 million agad yung ano nito, no? Yung views, no? Ganun kalupit yan si Mr. Beast, no? 128 million, 128 times yun na lang sa 50. No, yun yung kinikita niyan every time na magbi-video 50k, no. Yun yung kinikita niyan every time na magbi-video yan. Pinakamababa yun, mga idol, ah. So pag nag-skip ad sila. So eh no, sabi niyo, I was invited earlier this month to ride the Titanic submarine. I said no. Kind of scary that I could have been on it. No, karamihan dito ko matatanong mo rin sa sarili mo, no. Na dahil ba ganun ka nangayaman para, no, gumastos ka ng isang 250,000 US dollar, no? No, para sa isang experience na parang kayo lang or bilang lang kayo na nakagawa sa buong mundo, 'di ba? So napaka mayaman, sobrang yaman lang ng taong magjo-join sa mga ganun. Ako nga hindi ko nga alam na mayroon pa lang ganun, no? Na mayroon pa lang tawag dito, na mayroon pa lang company na parang nagpapa-field trip, no, sa Titanic. Ngayon ko lang din nakita 'yon. Kung hindi pa nabalita tong Titan submersible na 'to, no, yung Ocean Gate, no. So muntik na talaga, no, si paring Mr. Beast, no. Muntik na, pero sana ano, no, hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari, no. Kundi tingnan niyo, billionaire 'yon, no. Ang daming mayaya. Limang mayayaman ang nawala, no. So ganun talaga eh. Kumbaga parang syempre, sabi nga nila, no, maraming nagsasabi, no, mas gusto nilang mag-explore sa Mars kesa sa libutin yung buong karagatan ng mundo, no. So sabi nga nila, konting percent pa lang ang nakikita na ang na-research, no. Ano ba talaga ang nasa ilalim ng karagatan, di ba? Versus sa pagpunta nila ng iba't ibang planeta. Mas gusto nila 'yon, yung magpunta ng iba't ibang planeta kaysa diyan, 'di ba? Pero sana 'yun nga, sabi nga nila, habang nagkakaroon ng experience, habang nagre-research, ganun talaga, marami daw buhay ang mawawala. Pero sana hindi ganun, mga idol. Magpa-follow tayo dito kay Mr. Beast dito sa Twitter, no? Sa YouTube kasi naka-follow na ako diyan, no? Kayo, no, bilang isang ama, anong mararamdaman ninyo kung kayo 'yun nandoon doon? At kasama nyo yung anak ninyo, di ba? So, ayun, minsan kasi mas maganda nilalagay natin yung sarili natin sa ganun eh, di ba? So, parang imagine lang, no? Nilalagay natin yung sarili natin sa ganun. And then, ano yung mararamdaman natin? Ako, nasabi ko na yung nararamdaman ko. Kayo, comment ko sa ilalim yung nararamdaman nyo para at least pag-usapan natin, no? Bilang isang ama, no? So, ito. Pakita ko lang sa inyo, kahapon, no, sa copy trading natin, 109 na siya, no? So, kahapon is nasa 94, tama ba? 94 USDT. Ay, 94 nga, 94 USDT. O, meron na yung 14 USDT or 15 USDT, mga idol, no? So, pag nag 300 USDT yan, ayan, mag-withdraw tayo ulit. So, saan ko ba nakuha yan? Sa copy trading lang, dito sa future, sa BitGet, okay, no? Sa mga gustong copy trading, no, dito sa BitGet, search nyo lang, no, makikita nyo naman dyan eh, kunyari sa YT natin, no? Ayan, YT, ayan, Mark Anthony Lerma, tapos ito, Axie Infinity, tapos makikita nyo dyan sa description, ito, ayan, no, so copy trading pool tutorial yan, mga idol, ayan, no, copy trading tutorial, tapos gamitin nyo na yung link natin sa description para diretso na kaagad kayo dito sa BitGet. Okay, no, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel natin, subscribe na kayo. Tapos pag-usapan natin yung mga news at yung mga honest review natin, no, honest opinion natin doon sa mga trending news, lalo-lalo na sa cryptocurrency, no. Saludo sa lahat at mabuhay kayong lahat.